Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ni Laurente, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kagabi nga lamang po ay naganap na ang inaabangan ng lahat ng Pinoy boxing fans. Walang iba kundi ang Manny Pacquiao Blow by Blow Boxing Show. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, ay nagdesisyon si Pacquiao na ibalik ang Blow by Blow dahil sa mismong show na ito nakilala at sumikat si Pacman noong siya ay nagsisimula pa lamang sa pagboboxing noong dekada 90. Mismong pinangunahan ni Pacquiao ang opening at first episode kahapon. Ayon kay Pacman ay nagdesisyon siyang buhayin ang Blow by Blow dahil gusto niya umanong tulungan ang mga bagitong boksingero na nangangarap maging world champion balang araw. Kaya naman umaasa umano siya na sana ay samahan din siya ng mga Pinoy boxing fans. Nasuportahan ang Blow by Blow at sabay-sabay daw tayong hanapin ang susunod sa kanyang yapak bilang bagong bayani ng Philippine boxing. At ang isa nga po ngayon sa nakanakaw ng atensyon sa mata ng publiko ay ang undefeated fighter na si Criztian Pitt Laurente. Katulad kay Pacquiao ay tubong General Santos City din ito. May edad pa lamang na 22 anyos at may kasalukuyang undefeated record na 10 wins with 6 knockouts at walang talo. Siya ang bumida kagabi sa main event ng Blow by Blow, kung saan nakatapat niya ang veteranong Pinoy boxer na si JR Magboo. May record na 18 wins with 9 knockouts at 7 talo. At hindi na nga po nag-aksaya pa ng panahon si Laurente dahil talagang sinamantala niya ang pagkakataon na ito upang magpakitang gila sa harapan ni Manny Pacquiao at ng mga Pinoy boxing fans. Agad po kasing tinapos ni Laurente ang bakbakan sa loob lamang ng kulang-kulang 30 segundo. Matapos magpatama ng ilang solidong suntok ni Laurente, ay agad lumapiga si JR Magboo sa ibabaw ng lona. At bagamat binilangan pa ito ng referee, ay sadyang hindi na talaga nito kinayang bumangon pa. Kaya naman nakuha ni Laurente ang panalo via first round knockout. At dahil sa panalong ito ni Laurente, ay nasungkit niya ang bakanting Philippine Super Featherweight Belt. Umabante din ang kanyang undefeated record sa 11 wins with 7 knockouts at walang talo. Kaya naman isa talaga ngayon si Laurente sa mga dapat abangan ng Pinoy boxing fans. Dahil hindi natin maikakailan na siya talaga ngayon ang top prospect ng Pilipinas sa 130-pound super featherweight division. Sa kabilang banda naman mga idol, ay matapos nga pong manalo ni Jaime Munguia kahapon via third round knockout, ay lakas loob na nitong hinamon ang unified world champion sa kanilang division na si Gennady Golovkin. Ayon kay Munguia ay sa May 23 daw ang kanyang susunod na laban, kung saan inaasahan niya umano na si Golovkin na ang sunod niyang makakatapat. Plano ni Munguia na agawin ang IBF at WBA middleweight world title belts na pinanghahawakan ni Golovkin. Subalit bagamat may undefeated record si Munguia na 41 wins with 33 knockouts at walang talo, ay kumbinsido pa din ang madaming fans na may tulong pa din ito kay Golovkin kapag nagkamali siya sa kanyang depensa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba.